Welcome, mga Kanova! Tunghayan po natin ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng totoong buhay, kwento ng pagkilala sa Panginoon, kwento ng masasayang buhay, katutuwaan, kaiiyakan, at lalo't higit, kwento ng mga himala. Samahan niyo po ako sa bawat kwento na aming ibabahagi sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ng aming channel, paki-pindot ng subscribe button, pati na rin ng bell icon para ma-updated pa kayo sa aming mga parating pang mga uploads. Hello, hello mga Kanova! Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang unang kabanata ng aking kwento na pinamagatang Dreams Come True. Ayon kay Hob 9 verse 10, makapangyarihan niyang gawa ay hindi mauunawaan, ang kanyang mga himala ay hindi mabibilang. Napakatalinhaga ng ating buhay. May mga pangyayari sa ating buhay na tayo mismo ay hindi makakapaniwala kung bakit ito nangyayari sa atin. Maraming himala ang ginawa ng Panginoon, katulad na nangyari sa buhay ni Tristan at Eunice. Hindi nila akalain na magkakaroon ng katuparan ang mga panaginip nila. Natanging ang Panginoon lang ang nakakaalam kung kailan ito magaganap sa kanilang buhay. Isang himala ang nangyari sa kanila at ang Diyos lang ang nagtakda nito at nagplano. Tunghayan po natin ang mahiwagang pag-ibig na nangyari kay Tristan at Eunice. Chapter 1. Mahiwaga ang mga nagaganap sa kanya at siya mismo ay hindi makapaniwala. Pero ang hindi matahimik na puso ay naghahanap ng kasagutan sa mga panaginip na nararanasan mula pagkabata. Natatagpuan niya ang sarili sa malalayong baryo para hanapin ang babaeng kaagapay sa altar sa kanyang mga panaginip. Then he met her, the woman in his dream. Pero naglalakad na ito patungo sa harap ng altar habang doon ay naghihintay ang lalaking pakakasalan. Paano pa siya maghahabol sa isang pag-ibig na hindi yata para sa kanya? Nagsimula nang tumugtog ang organ ng simbahan, sumabay ang malamyo sa awitin mula sa choir. Makalangit na mga tinig na tila nais magpatayo sa balahibo ng mga naroon. Habang sa pinakagitna ng simbahan na nalalatagan ng malambot na alpombra, ay nagsimula ng humakbang ang buong entourage ng kasal. Mula sa mga cute na flower girl at ring bearer, principal sponsors at secondary sponsors, hanggang sa parents of the bride at kaagapay na rin ang mismong bride. At habang humahakbang palapit sa altar ang magandang bride na bahagya lang na ikubli ng manipis na belong tumatabing sa mukha nito ang angking kagandahan, pigil naman ang hininga ng gwapong groom na naghihintay sa harap ng altar. God, she's so beautiful! Habang ang puso ng binata ay nag-uumapaw ang puso sa kaligayahan at pananabik na sana ay makarating na sa kanyang harapan ang babaeng pinakamamahal. At tila pakiwari ng groom ay naging napakabagal ng mga sandaling iyon. At tila napakabagal ng paghakbang ng kanyang minamahal. Pero gusto niya ang mabagal na pag-usad ng mga sandali dahil mas lalo siyang nagkakaroon ng pagkakataong matitigan ang kakaibang ganda ng babaeng pakakasalan. The mystery of innocence in her eyes and that sensual danger personified. At lalo siyang napabilis sa tibok ng kanyang puso, lalong nagpapasidhi sa nadaramang pananabik na sana ay makalapit na sa kanya ang pinakahihintay. Pero sa wakas ay heto na ang kanyang bride, kay tamis ng ngiti sa mga labi na nakatitig sa kanyang mga mata ang dalaga. Narito na ang anak ko, ingatan mo siya at mahalin. Mahinang usal ng ama ng bride nang iabot ang palad ng anak sa kanya. Oho, umasa ho kayong pakamamahalin ko siya at aalagaan habang ako'y nabubuhay. Usal niya at saka tinanggap ang palad ng dalaga.
at ang maramdaman niya ang init ng palad nito, ang pakiwari ng groom ay lalong naguunahan sa pagtibok ang kanyang puso. Again, he was mesmerized by her beauty. "I love you," sabi niya. "I love you too," malambing na tugon nito. "Ha!" Pabalikwa siyang napabangon habang lingap sa paligid. At isang iglap lang, naglaho ang magandang ayos ng simbahan. Wala na ang mga bulaklak na nakapalamuti sa paligid, gayon din ang mga taong nakatakdang sumaksi sa pag-iisang dibdib na iyon. At maging ang kanyang bride ay wala na. Hindi na hawak ang kanyang palad, ang malambot na palad nito. Hindi na niya natititigan ang napakagandang mukha na iyon. "Shit! That dream again! Napanaginipan ko na naman siya." Litong nagbangon na mula sa kama si Tristan at nagtungo sa banyo para mag-shower. "Tanghali na pala. May meeting ako ng alas 9 sa board of directors at hindi ako dapat mahuli. Pero kahit na nakatapat na sa malakas sa lagaslas ng tubig ang kahubaran ng binata, ay nakapagkit pa rin sa kanyang utak at puso ang katatapos lang na panaginip. Ang matamis sa panaginip na panapanahon sa kanyang buhay ay gumigitaw sa kanyang pagtulog. Last year ko pa huling napanaginipan ang tagpong iyon. At ang akala ko'y hindi ko na uli mapapanaginipan pa dahil matagal-tagal na rin mula noon. Hindi kagaya noong teenager pa ako na halos gabi-gabi ay laman ng panaginip ko ang eksenang iyon. Mula na magtrabaho ako sa El Pueblo Empire ay naging madalang na ang panaginip ko bagamat iyon ay iyon pa rin, iyo't iyon pa rin. Siguro ay dahil naging busy ako sa mga trabahong nahawakan ko. Pero bakit napapanaginipan ko naman ang ganong eksena? My God, ano ba talagang ibig sabihin ng panaginip na iyon? Nang walang makapagsagot sa kanyang puso ang binata, ay tinapos na niya ang pagsashower para makapagbihis na. Muli ay kailangan na naman ni Tristan ng ilang araw o baka linggo o kaya ay buwan para makalimutan niya ang panaginip na iyon. Alam mo pare, may kakilala akong nagre-regress na baka pwedeng makatulong sa iyo para mabigyan ng paliwanag ang panaginip mong iyan. Wika ni Joel, kaibigan at kabarkada ni Tristan. Ano ka ba? Bakit kailangan ko magpatulong sa ganong klase ng tao? Naiilang na wika niya. Naroon ang dalawa sa paborito nilang men's club kung saan may membership sila. Iyon ang paborito nilang hideaway kapag ganitong nakakakuha sila ng leave sa trabaho para makapag-relax naman. Pare, ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba? Mula nang tumuntong ka ng court ng 14, ay palagi mo nang napapanaginipan ang eksenang iyon. At paulit-ulit iyon. Malinaw na malinaw sa balintataw mo ang mga kaganapan mula sa paghakbang ng buong entourage at sa hanggang sa paglapit ng bride sa iyo at pagtanggap mo sa palad niya. Iisang panaginip sa mahabang panahon. That was a 15 years ago. Hindi mo pa ba naiisip na talagang baka nga may ibang kahulugan ang panaginip na iyon sa buhay mo? Look at you. At the age of 29, you're still single at hindi ka pa nagkakaroon ng seryosong relasyon. Baka talagang hinihintay mo ay ang babaeng iyon. Pabuntong hininga ang uminom ng beer ng bote si Tristan at tumanaw sa pole dancer na nasa stage. Naisip ko talaga iyon. Pero parang baliwala sa kanya ang kaseksihan ng pole dancer at patuloy na naglalaro sa kanyang imahinasyon ang magandang mukha ng bride sa kanyang panaginip. At alam mo bang kaya ko gustong idinidestino ako ng board sa iba't ibang lugar ay para makita ko siya. Pero lagi akong bigo at hindi ko siya makita. Kaya nga kailangan magparegress. Alam kong hindi ka maniniwala, pero baka kasi ang kahulugan ng panaginip mong iyon ay isa kang reincarnation ng isang dakilang mangingibig nung araw na sa iisang babae lang nais magpakasal. At iyon ay ang babae sa panaginip mo. Ano ka ba? Reincarnation ka riyan. I don't believe in such thing, okay? Okay, fine. But how can you explain your dream? At hindi nakakibo si Tristan. Somehow, alam niyang may katwiran ang kaibigan. At paminsan-minsan ay pumapasok din naman sa isip niya ang posibilidad na iyon bagamat pilit niyang iniignora. Pare, there's no harm in trying. Wala namang mawawala sa iyo
dahil hindi ka naman magpapakilala sa taong iyon. Wala siyang pakialam sa pangalan mo. Although, trabaho lang sa kanya ang ganoong bagay. Pero ang mahalaga sa kanya ay matuklasan kung ano ang pagkatao mo sa nakaraang buhay mo. At napaisip si Tristan. He's always haunted by that dream at totoong gulong-gulo na siya. Okay, paano ba ang pamamaraan niya? Parang hypnosis ang gagamitin niya sa iyo. Patutulugin ka, pero ang iyong diwa ay kakausapin niya at uutusang maglakbay ang subconscious mind mo sa nakaraang buhay. Alam kong medyo mahiwaga, pero nakita ko na minsan ang isang kaibigan na nagparegres sa taong iyon. At sa mismang mga mata ko, ay nakita ko kung paano niya ikinukwento ang nakaraan niyang buhay na nakikita niya habang nakapikit siya. May section pa nga siya na parang nire-re-enact niya ang tagpong pinagdadaanan sa nakaraang buhay. At muling napaisip si Tristan. Okay, saan ba iyan? At kailangan tayo pupunta sa kanya. Sa wakas ay wika niya. Ikaw ang bahala kung kailan mo gusto. Pero uuwi kasi ako sa Makalawa. At itong sinasabi ko ay sa probinsya namin nakabase. Kung gusto mo ngayong nakalive ka ay pumunta tayo roon. Sumama ka sa akin. Okay, sige. Good. Sige at maghahanda na ako, sabi ni Tristan. At nagkasundo sila sa ganoong usapan. Ano ka ba? Sa Linggo na ang kasal mo, pero bakit pala ka pa rin Biyernes Santo? Ngumiti ka naman. Tingnan mo itong damit mo oh, hindi ba't napakaganda? Ang mahal nito. Sa lungsod pa ito pinatahi ni Eman at isang kilalang courtier ang gumawa nito. Basiglang wika ni Bea. At kahit na gaano kaganda ang damit na iyan, paano naman ako ngingiti kung maiisip ko palagi na naktakda akong ikasal sa lalaking hindi ako sigurado kung mahal ko nga. Pabuntong hiningang wika ni Eunice na nakatitig nga sa magandang trahe ay lampas-lampasan naman ang tingin doon. Ano ka ba? After all these years na sinusuyo ka at binabantayan ni Eman, at ngayon tinatanggap mo na ang pag-ibig niya at pumayag kang pakasal, saka ka pa ba magdududa sa nararamdaman mo? Alam mo naman sa simula pa lang na wala akong damdamin sa kanya, hindi ba? Alam ko, pero hindi tinatanggap mo ng pag-ibig niya at pakakasal ka na sa kanya. Akala ko natutuhan mo na siyang mahalin. Ano ka ba? Alam mo naman na dahil sa pagtanaw lang ng utang na loob sa mga kabutihan niya sa pamilya ko, kaya ko ginawa iyon. At isa pa, dahil na rin sa awa sa kanya. Halos 5 taon na niya akong sinusuyo at ginawa niya ang lahat para mapaibig ko siya. Iyon naman pala eh, so bakit hindi mo nalang panindigan? Bahiya ang panaginip ko. Paulit-ulit pa rin nagaganap sa tuwing natutulog ako. Lalo na nitong mga nakaraang gabi. Mas naging madalas na. At minsan kahit kapag gising ako ay napapapikit, gumigitaw sa utak ko ang mga eksenang iyon sa loob ng simbahan. Asus, at iyon naman pala ang isyo. Ano ka ba? It's just a dream. Siguro kabado ka lang sa nalalapit mong kasal kay Eman, kaya nagiging madalas ang panaginip mo. Siguro ang nakikita mo sa panaginip mo ay si Eman, excited na naghihintay sa iyo sa harap ng altar. Bea, malinaw sa panaginip ko ang mukha ng lalaking iyon. Hindi si Eman ang nakikita ko. Hay nako, nababaliw ka na talaga. Pwede ba? Itigil mo nga iyan at baka malaman pa ni Eman ay nakakahiya sa kanya. Hayun, nagpapasasa na ang tatay mo sa FX taxi na ibinigay sa kanya ni Eman. Aba, at kahit nasigondaman ang sasakyang iyon, malaking bagay at malaking tulong din iyon sa pamilya mo, hindi ba? Kahit na paano ay may regular income na ang tatay mo at siguradong may pagkain na sa mesa ang nanay at mga kapatid mo kapag kumita ang taxi. At napabuntong hininga si Eunice. Oo nga pala. At isa pa iyon sa dapat niyang ikonsidera para huwag pagsisihan ang pagtanggap sa alok na kasal ni Eman. Buong pamilya niya ang giginhawa sa naging pasya. Ano, mag-inarte ka pa ba? Hindi na. Hayaan mo at ipilitin kong sarili ko na maging masaya para sa nalalapit kong kasal. Baka nga malaman ni Eman ay nakakahiya naman sa kanya. Nakakaawa rin siya kapag naramdaman ang paghihirap ng kalooban ko. Hayaan, ganyan ka dapat. Matuto ka. Aba, ay dito sa baryo natin ay maraming naiinggit na kababaihan sa iyo ah.
at hinayang na hinayang sila dahil hindi sila ang nakursanadahan ng anak ng asyandero. Sa bagay, tanggap naman nila na talbog lahat sila sa beauty mo. Kaya ikaw, always count the blessings para hindi ka ma-depress. Oo na, sige na, Bea, but please pray for me. Hayaan mo at pagdadasal ko sana ay matutuhan mo na ring mahalin talaga ng totoo si Eman. Salamat, Bea. Pero ang totoo ay hindi nakakabawa sa bigat ng kanyang kalooban ang naging pag-uusap nila ni Bea. At lagi pa rin niyang naiisip ang lalaki sa kanyang panaginip. At kahit siya mismo ay nahihiwagaan sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Sino kaya siya? Eto ba ang dahilan kung bakit hindi niya maibaling ang kanyang pagmamahal kay Eman at umusal siya ng isang panalangin? Lord, sa iyo ko na po ipinagkakatiwala ang lahat sa buhay ko. Kung ano po ang ibig sabihin ng panaginip ko, eto po ba ay may kaugnayan sa buhay ko sa hinaharap? Nawa po'y matutunan kong mahalin si Eman na ginagawa po ang lahat para sa akin at sa pamilya ko. Salamat po, Panginoon. Maigsing usal na panalangin ni Eunice. At pagkatapos niyang magdasal ay humiga muna siya para at medyo masakit na ang kanyang ulo. Si Eunice ay lumaki sa isang baryo sa Oriental Mindoro at tanging pagsasaka ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Mahirap lamang sila at kulang palagi ang kinikita ng kanyang ama. Kaya naman napilitan siya na tanggapin ang alok na pag-ibig ni Eman sa kanya. Kahit sa totoo lang ay hindi niya ito mahal. At ang lalaki sa kanyang panaginip ang gumugulo pa sa kanyang isipan. At dito po nagtatapos ang unang kabanata ng aking kwento. Sino kaya ang lalaki sa kanyang panaginip? Matuloy kaya ang kasal nila ni Eman? Matutuhan na kayang mahalin ni Eunice si Eman? Masasagot po ang lahat ng yan sa pagpapatuloy ng aking kwento. Thank you for watching! God bless! Ingat po tayong lahat! Bye-bye!